Ang wealth bowl, prosperity bowl, o ang mangkok ng kasaganahan ay naglalaman ng lahat ng mga bagay na simbolismo ng kayamanan upang matulungan kang magmanifesto ng maraming pera. Ito ay dapat na nakadisplay para lagi mo itong nakikita bilang paalaala ng pera at kasaganahan na gusto mong maakit sa iyong buhay. May mga negosyante na idinidisplay ito malapit sa kanilang cash register sa paniniwalang kaya nitong umakit ng kasaganahan sa kanilang negosyo. At syempre, maaari at dapat mo din itong gawin para sa iyong tahanan upang maging hudyat sa universe na gusto mong umakit ng kasaganahan at prosperidad para sa buo mong pamilya. At dahil diyan, narito ang tradisyonal na prosperity bowl na maaari mong gawin sa pagsalubong naman sa taong 2022. Ang mga orange naman ay popular na simbolismo din ng swerte. Ito ay may matitingkad na kulay na may kinalaman sa magandang kapalaran. Karamihan sa ating nakikita ay may prutas na orange ito. Pero alam mo ba na bukod sa prutas na ito, ay pwede din pala natin itong lagyan ng mansanas o pinya. Narito kung bakit. Ang pinya ay naging simbolismo ng swerte sa kultura ng mga Chino. Ito ay iniiwan sa ilalim ng puno pagkatapos nitong gamitin sa anumang ritual. Sa paniniwala na maaaring dumiretso at hindi tumigil ang swerte. Ang salitang Hokkien para sa pinya ay Honglai, na ang ibig sabihin ay prosperity comes your way. Ang mga mansanas ay kilala din na simbolismo ng swerte at kayamanan. Isa ito sa mga mamahaling prutas noong sinaunang panahon. Narito kung paano gawin. Una, sa isang malinis na kristal o glass na mangkok, maglagay ng bigas. Ang dami ay kalahati nito. Ang bigas ay perpektong simbolismo ng kasaganahan. Ito ang pundasyon ng abundance. Pangalawa, ang itlog ay simbolismo ng bagong pag-asa at kasaganahan. Ilagay ito dito ng papatayo. Pangatlo, ligiran ito ng 12 golden coins. Ang mga pabaryang pera ay maaari mo ding gamitin basta ito ay magkakapareha ng laki at itsura. Ilagay ito ng papatayo. Pang-apat, sunod na ilagay ang mga perang papel dito na may pulang laso. Ang kulay pa rin na pula ay swerte sa taong 2022. Saka mo ilagay sa gitna, alinman sa mga prutas na ito. Ang pinya, ang mansanas, o ang orange. Ilagay ito sa gitna ng dining table o sentro ng bahay o di naman kaya ay malapit sa main door. Kainin naman ang mga ito at ang mga pera naman ay itago at ipang donasyon sa mga kapuspalad pagkatapos ng 3 hari sa January 2022. Ang Three Kings ay magaganap 12 araw mula sa December 25, 2021. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo nating pananalig sa may kapal, ang siya pa din na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.